sa pagbabalita. No face mask, no entry. Atin pa rin panatilihin ang social distancing sa loob at labas ng ating iglesia. Hindi na maaaring lumabas ang mga nakapasok na sa loob ng iglesia maliban sa oras ng uwian. Mahigpit pa rin ay pinagbabawal ang mga dadalo na may karamdaman kagaya ng sipon, ubo at lagnat. Inaanyayahan po ang bawat isa na dumalo sa ating pulong panalangin tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 4 ng hapon dito sa ating iglesia. Para po sa mga leaders, ang mentoring po ay tuwing una at ikatlong linggo ng buwan na ginaganap pagkatapos ng ating pananambahan. Ang ating pong banal na hapunan ay ginaganap tuwing ikaunang linggo ng buwan. Hinihigayat po ang mga kabataan, kababaihan at kalalakihan na sumama sa ating mga small group. Pakipag-ugnayan lamang po sa ating konsilyo. Bukas po ang ating iglesia sa mga nagnanais na magkaroon ng Bible study. Pakipag-ugnayan lamang po sa ating konsilyo o sa ating pastor. Sa mga nagnanais po na magkaloob ng bulaklak para sa ating altar sa araw ng pananambahan, pakipag-ugnayan lamang po sa ating kalihim. So good morning po sa ating lahat. Ayan, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagsisimula ng ating pananambahan. Ayan no, bagamat ay konti pa lamang po tayo at parating pa lamang po ang iba, ay patuloy nating itataas at pupurihin ang ating Panginoon na tunay nga na ating Panginoon ay ating tagapagligtas. Amen po ba?
Best clap offering para sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay makaupo na. Sound test, mic test. Para po sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulay ngayong umaga, makibukas po kayo sa akin sa Titus o Tito chapter 1 verses 10 to 16. Titus chapter 1 verses 10 to 16. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Sapagkat
tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, aming Ama, ang mga salita mo'y katotohanan at ang katotohanan nagpapalaya sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo po kami at tulungan mo po na maunawaan namin at maranasan namin ang mga katotohanan ito mula sa iyong mga salita. Samahan po kami na yung banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang paksa po natin ngayong umaga is Rebuke the False Teacher. Rebuke the False Teacher. So sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo ay binabalaan niya ang mga mananampalataya at lalunggit si Apostol si Timoteo, no? Sabi niya sa 1 Timothy 4:1, basa. So, nagbabala si Apostol Pablo na mag-ingat, no? So, at sa huling araw, sinabi ng Espiritu, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanglinglang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So, 2,000 years ago nang isinulat ni Pablo ang sulat na ito at nangyayari noon at nangyayari lalunggit sa ating kapanahunan, no? So, they warned believers. Sabi niya, later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, no? Nangyayari po ba ito sa kapanahunan natin? So, yung iyong iba nga, hindi pa nakakarinig ng maling aral, maling turo, nanlalamig na sa pananampalataya, eh, no? So, at meron ding, nakalimutan ko anong talata sa Biblia, may mga taong ang gusto ipakinggan, yung gusto lamang nilang mapakinggan. Ibig sabihin, yung pitted sa kanilang kagustuhan, ang gusto lamang nilang mapakinggan. Minsan kasi masakit ang salita ng Diyos, no? Masakit ang katotohanan. So, at totoo naman itong sinabi ni Apostol Pablo na sa huling araw ay tatalikuran ng iba, ng marami ang kanilang pananampalataya, susunod sa mga mapanlinlang na espiritu, mapanlinlang na aral. At naglaganap ito ngayon sa telebisyon, sa social media. Ngayon, paano natin malalaman yung mga maling nagtuturo? Ito nga yung ating paksa, Rebuke the False Teacher. So maraming mga false teacher, minsan ay hindi na tayo lumalabas sa kulto. Minsan may mga mananampalatayang nadadaya. So, ito po yung karakteristik ng mga false teacher. Sabi sa ating talata, for there are many, sapagkat maraming tao sa Tagalog. Ibig sabihin, hindi kakaunti. Marami. Na ano? Ito yung kanilang mga katangian. Una ay rebellious. Sabi sa verse 1, for there are many rebellious people, rebelde. So, at marami itong mga taong ito, so they refuse submission to authority. They refuse to be subject to any control. Kaya nga, rebellious. So, kahapon ay may kausap akong estudyante ng UP.
sabi ko, baka ikaw ay komunista na. Baka ikaw ay, ano yun, aktivista na. Rebellious, mga estudyante, mag-ingat po, no? Maraming, hindi man spiritual ang kanilang tinuturo, pero nagtuturo sila ng rebellion, particularly sa mga state university. At ito yung mga kunyaring inaakay kayo sa mabuti, sa matuwid, pero dinadala kayo sa rebellion. Marami itong nagkalat sa mga university, no? Minsan, pinag-aaral ng gobyerno, pero laban sa gobyerno. So, rebellion ang kanilang itinuturo. At minsan ay kinukuha sa pamilya yung estudyante, dinadala sa bundok para mag-rebelde. At hindi lamang ito sa society natin, maging sa simbahan, mayroong mga religious teachers na nagtuturo ng rebellion. Kapag ito yung karakteristik, kapag ka isang nagtuturo ay laging laban sa ibang iglesia, laban sa ibang church, laban sa ibang pananampalataya, mag-ingat po kayo roon sa teacher na yon, sa tagapagturong yon, no? Kasi ang totoo, ang sabi ni Pablo rin kay Timoteo, preach the word. Preach the word. Ibig sabihin, preach exactly what the Lord has said sa Biblia. Pero kung nagtuturo na laging palaban, laging rebellion, laging laban sa ibang pananampalataya, eh, sa yung katangian ng false teacher, no? Kaya mag-ingat tayo sa pakikinig, panonood. Pangalawa, empty talkers. Dito lamang ginamit ng Biblia ito. Dito sa Titus 1:10, no? Empty talkers. Ito yung mga tao sa Kreta na nagsasalita na ineffectively inaakay nila ang sinuman para sa kabutihan. Ibig sabihin, empty talkers, lagi silang nag-aakay tungo sa masama. Ang kanilang pananalita ay hindi nagpo-produce ng spiritual benefit. At sa halip ay yung mga tagapakinig nila ay dinadala nila doon sa mali, hindi sa katotohanan. Inilalayo sa katotohanan at dinadala sa mali. So, ito yung mga empty talkers. Nagsasalita ng sa halip na dali ng tagapakinig sa maayos, dinadala sa nilalayo sa katotohanan. Empty talkers. Pangatlo, deceivers. Mga mandaraya. So, literally ay mind deceiver. Of course, ang nadadaya, hindi naman yung katawan lupa. Ang nadadaya, ito una sa lahat, yung isip ng tao. One who leads one's mind astray. Instead na dalhin sa ang tao sa katotohanan, ay inilalayo dito. Sabi rito, they cause others to accept as true or valid what is false or invalid. Nagtuturo sila para tanggapin ng tao yung mali sa halip na yung totoo. Sa halip na yung totoo. Those are impostors. Those are false teachers na binanggit sa verse 1. There are many rebellious people, empty talkers, and deceivers, especially those who of the circumcision. Ito yung mas pinapahalagan yung mga rituals kaysa doon sa relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin ng those of the circumcisions.
Kung merong mga false teacher noon, I think mas marami ngayon. Kaya nga, it's time na, kasi nga sa maraming maari tayong madaya, it's time na mag-ingat. Kung paanong nag-warn si Apostol Pablo noong New Testament time, ay patuloy tayong winawarningan ngayon. Ngayon, pagka kayo nadadala na ng maling katuruan, tingnan nyo yung sarili natin. Baka kasi ang ginugusto lang natin, yung gusto nating mapakinggan, yung pitted sa gusto natin, pag hindi na ayon sa ating kagustuhan, ayaw na nating pakinggan sa inyo na nadadala tayo ng mga false teacher. Minsan ay ang salita ng Diyos nagre-rebuke, nagtutuwid. Kaya nga 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay kinasihan, nagtuturo ng katotohanan, nagpapabulaan sa maling aral, nagtutuwid sa likong gawain, at nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Pag hindi na ito yung pinakinggan ninyo, ingat po tayo, no? Hindi na salita ng Diyos. Maaring galing sa Bible, pero hindi biblical teaching, no? Biblical teaching. Kaya, ingat-ingat po tayo, no? Ingat-ingat. Kasi pwede tayong madaya. Of course, ang unang dinadaya sa atin, yung ating isipan. Kaya ingat-ingat. Manalangin. At ito po yung mga dapat gawain to rebuke false teacher. Una, offer true teachings. Sabi sa talata, ulitin-uli natin yung talata, for there are many rebellious people, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision, who must be silenced, because they are upsetting whole families, teaching things they should not teach for the sake of dishonest gain. So, teaching things they should not teach. Ang sabi sa huling bahagi. Nagtuturo sila ng mga bagay na hindi dapat nilang ituro. Sinisira ang mga pamilya. Ito pa isang sign ng ng false teacher, no? Upsetting whole families. Sa halip na buoy ng pamilya, sinisira, winawasak ang pamilya because of false teaching. So, who must be silenced? Sa Tagalog, anong binanggit dito? Kailangang pigilin sila sa kanilang mga ginagawa. Ginugulo nila ang mga pamilya. Nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. So to rebuke them, walang iba, ano tawag dito, contrahend. Anong dapat gawin? Offer true teachings. Offer true teachings, no? To silence them, offer true teachings. Kaya napakahalaga po nito, no? Na ang simbahan, ang bawat isang miyembro ng simbahan, ay nag-o-offer ng tamang katuruan. Of course, dapat din tayong nag-aalam ng mga tamang katuruan, nag-aaral ng mga tamang katuruan. So bukod sa nagtuturo ang simbahan, meron din tayong personal na responsibility na yung ino-offer ng Biblia, ng simbahan na tamang katuruan, ay ating ding pag-aralan personally. Personally, no? Teaching means
instruction, formal and informal settings. Of course, dapat din tayong mag-desire na matuto. So nag-o-offer ang ating church, bagamat napatigil, no? Pero mag-o-offer uli tayo ng Sunday school. Nag-o-offer tayo ng leadership training. Nag-o-offer tayo ng cell group ministry for us to be taught ng mga true teachings. Pero kung hindi natin igagrab ito, eh, malamang namadaya tayo ng mga maling katuruan, no? Para ma-counterfeit yung mga maling turo, eh yung true teachings ang kailangan natin. Kaya, of course, ang simbahan natin hindi magtuturo ng mali, no? Kaya meron tayong mga pag-aaral sa simbahan at ito yung platform, ito yung venue para tayo matuto ng mga true teachings, no? Kasi kung aasa tayo sa, minsan, sa internet, sa bagamat natututo tayo, pero baka maligaw nga tayo, no? Hindi ko naman sinabing huwag kayong makinig, manood, pero pag-aralan po natin ito, no? Tingnan po natin yung mga karakteristik ng mga false teacher. Baka nadadala na tayo. Baka mali na yung nagtuturo sa pinapanood natin. Baka tayo'y may spirit na ng rebellion. Nakaway, baka nadaya na tayo, no? So, offer true teaching. Anong layunin? To change mind, no? Kasi yung repentance, ang meaning is metanoia, changing of mind. Pagbabago ng isipan. So, of course, lahat tayo nadaya mula sa sanlibutan, mula sa maling katuruan, ay nabago ang isipan natin to true teachings, no? Sa pamamagitan ng tamang katuruan. Ako'y lumaki sa maling pananampalataya. Nagpapasan ng Diyos-Diyosan nung araw. Sumasayaw sa Diyos-Diyosan. Nagpapahid ng panyo sa Diyos-Diyosan. Pero true teachings, nabago yung aking kaisipan at nadala ko sa tamang pananampalataya. At hindi lamang mabago ang isipan, kundi mabago yung buhay to change life. So ito yung layunin, ayaw lumipat. Yan. So to offer true teachings, hindi para magrebelde, kundi para mabago yung isipan for good at para mabago yung buhay for good. Kaya, kung sa pamamagitan ng pakikinig natin, eh hindi nababago yung ating isipan for good, hindi nababago yung ating buhay for good, eh i-check po natin yung sarili natin. We are listening to false teacher. Nakikinig tayo sa maling guro, sa maling tagapagturo. Ang ino-offer po ay ng Biblia, ang ino-offer po ng tamang simbahan is true teaching na bumabago ng isipan at bumabago ng buhay. Kaya pag hindi ganito ang nangyayari sa atin, eh baka nadadaya tayo ng mga maling tagapagturo at mga maling katuruan. Mga kapatid, ito yung nais ng Diyos sa bawat sa atin. So, ang simbahan po ay nagsisikap na makapagturo ng mga tamang katuruan para magkaroon ng bagong isipan at bagong buhay ang mga taong nakikinig. Amen po ba? Ganito po ba yung nangyayari sa atin?
So, ulitin ko, kung nag-o-offer ang simbahan ng true teaching, our responsibility is mag-aral din personally ng mga true teachings, ng mga tamang katuruan sa Biblia. At kung merong mga katuruan sa Biblia, hindi nyo maunawaan, pwede nyo namang itanong. Pwede nyong itanong. Kung merong palabas sa TV na itanong nyo kay Soriano, sa atin naman, itanong nyo kay Eduardo. So, offer true teachings. To rebuke false teacher, offer true teachings. Pangalawa, to rebuke false teacher, we must reprove false teacher. Ang sabi sa talata, this reason, reprimand them or reprove them severely so that they may be sound in the faith. So, reprove, ibig sabihin ay to reveal hidden things, to bring to light. With the implication that there is adequate proof of wrongdoing. So, to shame or disgrace and thus to rebuke another in such a way that they are compelled to see and admit the error of their ways. To show someone that they have done something wrong and summon them to repent. Ito yung reprove. Paki-next slide po. Ayan. For this reason, reprimand them severely so that they may be sound in the faith. And then, reprove means to reveal hidden things, no? Bring to the light. Dalhin sa liwanag. At ang pagdadala sa liwanag ay ibig sabihin ay ipinapakita mo na mayroong mali na dapat baguhin. So, to reprove is to convict them and to lead them to repentance. Hindi mo lang tinuturuan para sila i-convict, kundi magsisi sila doon sa mga maling gawa. This is how to reprove, no? False teaching. Paano natin ipapakita, dadalhin sa liwanag yung mga maling katuruan? At ito po yung paraan para ma-rebuke natin yung mga maling katuruan at mga maling tagapagturo, no? Maling tagapagturo. Kaya nga, sa pagtuturo, mga Sunday school teachers, mga cell group leaders, preachers, o anumang uri ng pagtuturo, dapat dito nadadala yung ating mga tinuturuan. Nare-reveal yung mga dapat ma-reveal. Nare-reveal yung katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nako-convict yung mga tinuturuan. Hindi lang sila natutuwa, nagagalak, kundi nako-convict at nag-lead into repentance. Nagsisisi sa kanilang maling ginagawa at tinatahak yung tamang landasin ng buhay. Kaya nga, change of mind, change of life ang resulta. Ang resulta, no? At ikatlo, live through teaching. Ang sabi sa talata, verse 16, they profess to know God, but their deeds, they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deeds. Sa Tagalog, ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinasisinungalingan na kalang mga gawa, sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawaing mabuti. Ayaw lumipat. So,
Ito po yung ikatlong paraan to rebuke. Paul's teacher, live through teachings. Mabuhay sa tamang katuruan. So may relasyon yung ating pananampalataya sa ating mga gawa. At katulad na malimit kong sabihin, your belief is the foundation for your behavior. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun din ang iyong gawi o behavior. Kaya kung sinasabi nating tama yung ating pananampalataya, dapat tama rin yung ating behavior. May mga, siguro, napapanood nyo sa mga pinapanood nyo na ang galing mangaral, tama yung pinapangaral, pero mali yung behavior. Meron pa nga nagmumura, no? Ang galing-galing magturo, pero nagmumura. Minumura. Minsan, minumura kami mga pastor, eh. Lalo yung git yung mga nagtuturo ng tithing, minumura kami. Eh, pero tagapagturo daw siya, tama raw yung kanyang tinuturo. So kaya, live through teaching. Paano? Bakit kailangan ito? To demonstrate our faith. To speak to people. Kung tama, sabi rito, if they profess to know God, but their deeds, they deny Him. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero dinideny na kalang mga gawa. Sinasabi nating tama ang ating pananampalataya, tayo evangelical Christian, tayo born again Christian, dapat ito'y nade-demonstrate din sa ating mga gawa. Baka paglabas natin ng simbahan na hindi na born again, nade-demonstrate. At sa pagde-demonstrate ng ating pananampalataya, we are speaking to people. Hindi tayo nagsasalita, pero yung mga gawa natin nagsasalita sa ibang tao. Mga kapatid, hindi pa tayo nagsasalita, binabasa na ng ibang tao yung John 3:16 sa buhay natin. Binabasa na ng tao yung 2 Corinthians 5:17 sa buhay natin. Nang isang taong nakipagsakay Kristo, isa ng bagong nilalang. At kapag ka nade-demonstrate yung katotohanan, kapag ka na nagsasalita sa pamagitan ng buhay natin yung katotohanan, nare-rebuke yung mga false teacher, yung mga false teaching. Ako nga, no? Bakit ito ay, sabi nila, tama siya, pero mali ang buhay? Eh siya, sinasabi niya rin tama siya, pero tama ang kanyang buhay. Eh tingin ko, mas tama ito. Naalala ko tuloy yung aking kababata. Siguro naikwento ko na sa inyo, no? Meron akong kababatang inaakay. Ang pangalan niya Orla, no? Nadala ko na siya sa simbahan sa Gentry. Na-witnessan ko na siya. Isang araw, nakita uli kami doon sa amin, sa lugar namin. Orla, kumusta na? Eto, tinanong ko uli. Halimbawa, mamatay tayo ngayon, Orla, tiyak mo bang sa langit ka pupunta? Hindi nakasagot. Ang ginawa ni Orlan, tinanong yung isang mas nakababata naming kababata, mas bata sa amin, si Alvin. Ang ginawa niya, itinanong niya kay Alvin yung tanong ko, Alvin, ikaw ba pag namatay, tiyak mong sa langit ka pupunta? Oo naman. Dahil yun yung turo sa kanilang simbahan, INC. Ang sino mang nasa bakura ng iglesia ay siyang maliligtas. Di sabi niya, oo naman. Sabi ni Orlan, ang lakas mo naman magsalita ng sa langit na pupunta. Ang lakas-lakas mo manigarilyo. Ang lakas-lakas mo maginom. Ang lakas-lakas mo magsugal. Tapos sa langit ka pupunta. Hindi nakakibuyong Alvin. Hindi nakakibuyong Alvin. Ibig sabihin, true teachings ay nade-demonstrate at naipahayag natin through our lives sa pamamagitan ng ating tamang pamumuhay. Sa pamamagitan, alam nyo, kaya ako naakay sa pananampalatayang ito,
Kasi nga, dati akong lumaki akong Katoliko, nagpapasa ng santo, mali yung aking pananampalataya. Naririnig ko sa TV yung mga testimony, sa radyo. Siguro, DCAS yun, di ko lang alam, di pa ako mananampalataya noon. Tapos, yung nag-akay sa akin na kababata ko, sa lahat ng mga kabataang lalaki sa lugar namin, siya lang hindi nagmamariwana. Member siya ng Unida sa Gentry. Sabi ko, parang siya ang kakaiba. Tapos nang winitnessan niya ako, one-on-one, hindi siya nag-atubiling tumanggap ako sa Panginoon. Isang pangangaral niya lang, tumanggap ako sa Panginoon. At unti-unti na yun na nakilala ko ang Panginoon. Bakit? Yung buhay niya nagsasalita. Yung buhay niya nagsasalita. Nade-demonstrate yung true teaching sa kanya, kaya ako naakay. Na alam ko na yung aking kinabibilang ang simbahan, na ang laki-laki, pero mali ang mga buhay ng mga miyembro. Kasi lahat ng kabataan sa amin na nagmamariwana ay member ng Katoliko. Ay, mayroon palang INC na iba. Kaya, sabi ko, malaki nga simbahan, pero mali naman ang buhay ng mga miyembro. Eh, dito na ako sa maliit ang bilang ng mga miyembro, pero tama yung buhay. Kaya naakay ako, mga kapatid. Mga kapatid, to rebuke Paul's teacher, we must live through teachings. At sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa tamang katuruan, nade-demonstrate kung ano yung ating sinasampalatayanan at nagsasalita tayo. Hindi pa nabuka yung ating bibig, nagsasalita na tayo sa ibang tao. Pero of course, hindi naman nangangahulugan wag nang bumuka yung ating bibig. Kailangan din natin magbahagi ng salita ng Diyos, mag-akay ng mga kaluluwa para maakay sila sa tamang pananampalataya to rebuke Paul's teaching and Paul's teacher. Kaya mga kapatid, this is how to rebuke Paul's teacher, na kailangan nating magkatulong-tulungan mga mananampalataya. Kasi nga, naglaganap ito sa atin. Naglaganap ito. At ang gawain ng simbahan ay magtulungan. Magtulungan po tayo. Merong magtuturo sa atin ng Sunday school, magtuturo ng cell group, leadership training. Ngayon, magpaturo po tayo para naman tayo'y magtuturo rin sa iba. Hindi yung habang buhay na tayong tinuturuan, tayo man ay makapagturo sa iba, tayo man ay makapag-akay ng kaluluwa, tayo na makapag-share ng ating pananampalataya sa iba, mapakinabangan tayo ng Diyos para ma-share yung gospel. Alam nyo, of course, hindi lahat ng ating aaralan makakakilala, pero at least, nagiging, ang tawag doon ay nagiging catalyst tayo. Ibig sabihin, yung buhay ng ibang tao ay nababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakikita nila yung totoo. Nakikita nila yung katotohanan na, oo nga, no, mali nga ito, mali nga iyon, na dapat kong baguhin yung aking sarili for good. For good. Minsan, hindi nakakilala sa Panginoon pero nabago yung kanyang buhay. Naayos ang kanyang buhay dahil sa salita ng Diyos na ating itinuro. Kaya, offer true teachings. Lahat tayo, mag-aral at i-offer natin ng tamang katuruan ng Biblia sa ating kapwa mananampalataya, sa ibang tao. Reprove Paul's teaching. Reprove. Ang layunin natin ay dalhin sila sa liwanag at dalhin sila sa repentance and live through teachings. Ito yung napakahalaga. Tama nga yung ating pananampalataya, tama yan, mali naman yung ating buhay. So live through teachings. Ipamuhay ang tamang pananampalataya. Then and only then ay marerebuke natin yung mga maling katuruan na naglaganap
at magaling mga tagapagturo. Mga kapatid, ito yung nais ng Diyos sa bawat sa atin at sa kabuuan ng ating iglesia to rebuke false teacher and false teaching. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay maging mapagbantay kami, mapagmatyag, at mapag-aral ng mga katotohanan, ng mga katuruan mula sa iyong Biblia upang hindi kami madaya ng mga maling tagapagturo at mga maling katuruan. At tulungan mo po rin kami na magamit mo kami, Panginoon, upang i-rebuke itong mga maling katuruan at mga maling tagapagturo. Salamat po sa paalala mong ito sa amin. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, yung lahat po na nag-birthday at nais magpasalamat, inanyahan ko pong tumayo at akin po kayong ipapanalangin. Walang nag-birthday? Sige po. Pagkatapos po ng ating pananambahan, inayaan ko pong maiwan saglit po. Meron lang ako sasabihin sa mga bagong elected council members, no? Kapirasong oras lang po o kapirasong minuto lang po. Sige po, tayong lahat ay tumayo at ating awitin ang doxolohiya. Ibinabalik po namin maingat ang lahat ng papuri, paglulatit, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig. Pagpalain po ito sa aming buhay. At gayon din, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan mo po kami. Pagpalain po ang panibagong linggong aming lalakaran, samahan mo po kami. Ingatan, maging aming mga sambahayan, Lord God. At dalain ko po ang provision mo sa lahat ng aming mga pangailangan. Panginoon, lalunggit, magamit mo kami, Panginoon, sa pagtuturo ng katotohanan sa pamamagitan ng aming buhay at sa pamamagitan ng aming pananalita. Salamat po, Panginoon, at sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, ipatanggap mo po sa amin ang iyong mahalagang basbas. Mga kapatid, pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at ilingap tayo ng Panginoon at bigyan ng kapayapaan, kasaganaan ng buhay mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Buhay sa buhay ko din na
bless po sa ating lahat.